Hello, what is up mga mam sir sir? Mam, ako po si Ralph C. Fries, ang visual artist from Manila. And today we are going to customize the Iron Man Mark 17 Heartbreaker from ZD Toys. Thank you very much Sir Eril Justin Baste of Laruanan for sponsoring this video. Maraming salamat for giving me this figure for unboxing, review, and customization. So yun, gagawin na natin. Meron na akong unboxing and review nito sa aking channel. Type nyo lang ZD Toys Iron Man Mark 17 Heartbreaker. Tapos Ralph Cifra. Lalabas na yung video na ginawa natin. Tapos ang first na gagawin natin dito, babaklasin natin yung, i-disassemble natin to. So sa head to. So press nyo lang dito sa chest, hawakan nyo lang. Tapos yung thumb nyo dito sa chin. And then mag-exert lang kayo ng pressure, okay, ng torque. Okay, nice, tanggal. Tapos sa arms, ganun din, ingat lang kayo kasi butterfly joint yung ayan o, dito plastic lang siya, baka ma-break siya eh. Ingat lang, kung medyo mahigpit gumamit kayo ng ano, ng hair blower. Okay, mabilis lang naman siya tanggalin. Tapos ganun din sa paa, tingnan natin. Actually dito sa feet, try natin tanggalin itong feet, okay, mabilis lang. Okay. Tapos dito, medyo mahirap dito eh. Okay, medyo mahirap siya tanggalin. Ah. Okay, gumamit ako ng hair blower para matanggal ko siya. Matanggal ko yung paa. Medyo mahirap, medyo mahigpit lang dito. Pero dito sa chest, pwede na to tanggalin. Okay, nice. Okay, tapos pwede tayong gumamit ng mga alligator clips para hawakan yung mga parts. And then, ang primer na gagamitin natin dito ay Bosni Flat Black na primer. Okay? Balikan ko kayo kapag na-prime ko na sila lahat. Yan. Pwede rin kayo gumamit ng blue tack or tack it para ilagay dito sa mga parts na sa mga joints. Actually, yan. Para hindi sumikip yung mga parts, yung mga pegs. Para pag binalik natin yung mga parts, same pa rin yung articulation. Also, ito, mamask natin to. Kasi maganda yung detail ng ano, ng arc reactor eh. Ayun o. Okay, we are done with the primed part. So, ito na yung chest. So, yan. Ang ginamit ko rito, Bosni Flat Black. Tapos, dalawang thin coats. Okay? So, ang gagawin natin next, ito na yung torso pala. Yan. Next na gagawin natin ngayon ay, mag-dry brush tayo using Vallejo Metal Color Silver. Okay, ito yung gagamitin nating brush ngayon. Number 8 from Hemi Brush. Medyo flat siya pero rounded yung tip niya. Tingnan natin kung maganda to for dry brushing. Okay, kuha lang tayo ng paint dito sa palette. Tapos tanggalin natin most of it dito sa paper. Okay. Dapat konti na lang yung matitira dito sa paint brush. Okay, try natin dito sa torso. Pag magagawa ako ng ano, mag-initial na application ako sa likod muna para kunwari hindi ko gusto, at least nasa likod yung area, di ba? Try natin. Sorry. At least nasa likod yung first na layer ng paint. Okay din naman, pero bawasan pa natin. Soft lang yung pagpahid ko rito ng ano, ng brush. Yan. Bunay. Mas nagiging ano siya, metallic. So kaya black yung primer natin kasi yun yung pinaka darkest na areas. Also mas makikita yung pagka-metallic niya kapag black yung primer kasi nag-a-absorb ng light yung ano, yung black.
At least nalaman natin yung strength nitong brush na to. Ganito yung finish niya kapag flat yung brush na gamit natin. Yan. Okay, so yun, nabuo na natin si Iron Man Heartbreaker. Na-dry brush na natin lahat ng parts. So ito na siya. It's, parang gunmetal na yung finish niya. Yan. Binuo ko siya kasi para mas madali na natin ma-dry brush yung mas madali yung proseso natin for the dry brushing. Hindi na siya hiwa-hiwala yung parts. So ang naisip ko dito yung tama ng ilaw. Dito nag-radiate yung gradient. So we are going to use warm red, tapos orange, and then traffic yellow, tapos lemon yellow, and then white dito sa pinaka-brightest part ng arc reactor niya. Ang gusto ko maging focus ito, yung oversized ano niya, RT or repulsive technology. Tama ba? Repulsor technology. Ayan. Okay, start tayo sa red. Okay, dry brushing lang. So ito yung pinaka-focal point ng ating armor dito. Kaya ako siya binuo kasi para mas madali natin malalapat kung saan yung yung mga highlights natin or mga gradients sa mga yung mga shadows naka-lock in na eh, kasi nag-primer na tayo ng ng black eh. Ito yung mga highlights natin. Marami tayong gagawing mga highlights. So yan, red. So parang sa isang stroke natin, sa isang broad stroke natin, nakukuha na natin lahat ng parts. Kasi yung sa ginawa natin sa Optimus Prime, hiwa-hiwala yun eh. So at least dito kukuha na natin yung yung chest, yung legs, yan. Alright, next color natin, medium orange from Armored Komodo. Okay, mag-start tayo sa center, tapos palabas. Ayan, para talaga parang dito nang gagaling yung ilaw sa arc reactor niya. Alright, next color naman, traffic yellow. Kailangan ko na rin bumili nito from Armored Komodo. Wala na, ubus na yung natin. Ubus na yung traffic yellow natin. Last na project na to. Nagagamitan natin ng traffic yellow. Di na abot. Okay, let's go. Sa center ulit yung simula. Yan. So ang concept lang nito, mas dark muna, tapos we go lighter and lighter. Yan. So pwede yung brushes nyo, yung movement ng brushes from the center lagi. Yan. Center tapos
palabas para nagra-radiate yung ilaw. Kung kulang pa, pwede nyo pandagdagan na ang pintura. Sa likod naman, ganun din. Lagay lang din ako dito ng konting-konting splash lang ng yellow. Okay. Tapos next na kulay natin naman na gagamitin, lemon yellow from Hero Paints. Pwede rin natin gamitin yung water-based acrylic primer matte white mixed with lemon yellow para mas light pa. Para mas light yung kulay kasi baka ang lapit lang ng lemon yellow sa traffic yellow. So yan, try natin. Okay, try natin dry brush. Start ulit tayo sa may gitna. Okay, palabas. And last na i-apply natin white para mas super bright na talaga yung gitna. White na may halong lang, konting-konting yellow lang. Para mas maganda siyang pinipinturahan kapag ganito, kapag buo na siya. Kasi pag part by part, baka, well, may strength din naman yung part by part. May pros and cons naman yan. Pero ito kasi, kita mo na agad yung pinipintam, yung output eh. Meron ka ng idea kung ano yung kalalabasan niya. Okay, that's it. Okay, so ito na yung status ng ating Iron Man action figure. Ayan, halos tapos na siya. Mag-add na lang tayo ng little detailing na mamaya. Pero tuturo ko sa inyo paano ko ginawa itong area na to. So first up, intense violet muna. So dry brush. Kuwari ito yung ito yung area. Ito yung part. Ayan, kunwari ito. So intense violet na from Hero Paints. Ayan, dry brush lang all over. And all over the area, dry brushing lang. No, lahat to dry brush. Yan, walang airbrush dito. Yan. Tatabi ko lang to saglit sa side para hindi natin matakpan. Hindi natin malagyan ng pintura. So yan, intense violet, tapos next niyan cobalt blue. Kuwalan tayo ng paint. And then let's remove some of the paint. Tapos, yan.
Kumari ito yung nasa ano, mas lower na side, na part. Mas dito ako nag-focus kasi dun sa, dito sa finished product natin. Mas dito yung transition ng kulay. So, ang gusto natin dito warm, dito cool. Ayan. So, dry brush lang lagi. Ayan. Mas maganda kung sa, ano eh, sa hindi flat na surface para mas kita siya. Ayan. Okay, so dito mas mas purple siya, mas violet, dito na mas cobalt blue. Tapos after nyan, light turquoise naman. Dry brush lang din. Same process tulad ng ginawa natin. Ayan. Ito, basic lang, pero no worries about that. Ayan. Ang brush na gamit ko pala dito sa ano, sa ito. Ito na lang, round brush. Ito. Ayan. Para mas ma-blend natin. Ayan. Tapos after nyan, white naman. White at saka turquoise. Yung pinagsama ko yun para mas light siya. So yan, ganyan yung ano, ganyan yung proseso kung paano ako ginawa to, itong part na to. Yan, kahit yung sa paa. Yan o. Tapos after nyan, detailing. Detailing using white din naman. Lightning effects na detailing. White din, tsaka cobalt blue. Ay, hindi, turquoise. Ayan, kuha nag-add ako lightning effects. Pwede kayo mag-double coat kung ano, kung medyo malab na. Ayan, ganyan siya. Okay? Tapos, yung mas fine, gumamit ako ng mas maliit na brush to. Mas fine na brush. So, na-add ko yun dito. So, mas maliliit na strokes yun. So, yun yung concept nito. Itong part na to. Ayun pa pala, last na detail. After matuyo nitong lightning, nag-add lang ako ng turquoise sa paligid niya. Parang outer glow. Ayan, parang outer glow effect. Ayan. Ayan, tapos makikita niyo yung dito. Sa mga parts na to. Ayan, may outer glow siya. Actually, pwede naman ako mag-add ngayon. Ayan. Hindi pa naman to naka-top coat. Pwede pa natin ito lagyan ng white. Yan. Kasi mas maraming coat sa white, mas maganda. Actually, may bagong product si Hero Paints eh. Para mas... ano, parang full coverage white ata, nakalimutan ko yung pangalan, pero ang ganda nun kasi dito pag yung white yung ina-apply mo sa dark na primer, syempre you need more coats of white para matabunan mismo yung ano, yung base coat na black, diba, yung dark na color. Pero yung bago nila ng product, parang mas high coverage. So, ilang coats lang yun. Ano na yun, mas opaque na yung white. Kasi dito nangyayari, low opacity. May, ayun, nakawari dito. Ayan. Parang low opacity yan dun. So, yung ginagamit ko rin yung tubig para, kumari, sa lightning na parts na medyo hindi naman kailangang malinaw.
O kaya mas fine. Para mas fine yung lines nyo, yung line control, yung brush control. Dilute nyo na konti ng water. Yan. Okay, para naman dito sa mga flame effects natin or sa mga repulsor blast effects. Base coat muna natin siya ng intense violet. Actually, naka-primer to ng primer gray. Tapos, naka-base coat na siya ng intense violet. Tapos, the dry brush natin ng cobalt blue. Yeah, cobalt blue tayo. Ayan. Cobalt blue. Tapos, ang next natin dito, turquoise. Okay, turquoise naman. Tapos yung pinaka-highlight natin, white. Okay. So more or less, ganito na yung magiging blast effect natin. Okay, so we are done with the blast effects. Alright, next, mag-add lang tayo ng konting detailing dito sa armor using white and lemon yellow. Ayan. Okay. Pwede rin dito daanan sa mga coils. Ay, kita ba? Ayan. So yun mga mom sir, tapos na tayo sa ating project na Iron Man Mark 17 Heartbreaker. So ito na yung mga details na add natin. And sa likod din, nag-add tayo ng mga parang decal type ng mga lines. Parang kasi yung feeling ko kanina, parang super plain pa rin. Kaya gusto ko yung gantong style na maximalist siya. Parang yung concept niya, parang umiilaw pa rin siya yung mga linya dito. Yun, parang decal type. Tuwan-tuwa kasi ako sa mga Gundam na maraming decals eh. Maximalist talaga yung gusto kong design. Yan. Yan yung full body shot. Yan. Tapos yung since oversized nga yung kanyang arc reactor. Ang naisip ko rito, nagpa-power up yung kanyang mga arms tsaka feet. Kaya nagkakaroon siya ng electricity or some sort of ice electricity. Yan. Tapos yung dito pala sa arc reactor niya, painted din to. Ang ginamit ko dyan, light turquoise at saka white. Also, yung mata din, painted din yan. Para mukha siyang umiilaw kahit na naka-display lang siya. Okay? Pero kung gusto niyo magpailaw, punta kayo kay Whale FX sa Facebook. Papailaw siya ng mga LED. Naglalagay siya ng mga LED sa mga Iron Man na action figures. Okay? So yun, thank you very much. Actually, ito pa pala yung stand pala. Meron pa pala tayong stand. Yun. Tapos sa stand, meron tayong naglagay ako ng signature. So yun, signature ko, tapos Ralph Cifra, then 2023. And then, dito naman, meron tayong, nagawa ko na rin yung mga kamay, yung extra hands niya, tsaka yung kanyang mga blast effects. Yan. Actually, pwede pa tayong mag-add dito ng white na dry brush para mas maputi siya. Okay? Pero, for now, I think we are done with the project. I think this is a one day build natin na gawa to. So yun, thank you very much for watching and see you sa next video. Bye.